What's up guys? Welcome sa channel natin ulit. For today's video, punta tayo sa sale. Ngayon, doon tayo magmamasyal. Dahil Friday ngayon, wala masyado kaming gagawin. So, isipan namin puntahan yung Lasail dahil matagal na rin namin binabalak pumunta doon. Magme-metro tayo, yun yung train dito sa Doha. Gistart tayo sa Jowang Station. Is yung Jowang Station. Papasok tayo dyan. Kasama natin yung mga tropa natin na sina Ace, si Mark, tsaka si Gerald. Itong Jowang Station na to is malapit dito sa amin. Ang gagamitin natin car dito is yung po yung mga bago natin mga kasamaan dito sa vlog natin. Si Mark at saka si Mark kakarapin niya lang dito. Nakalimutan ko ito. Wednesday. O yan, Wednesday. Hindi sila lang Dubai. Napadpad sila dito sa Qatar. Ako galing akong Uganda. Ang itong bumunta sa Lusail. Sama si Boss Gerald. Ba't kaya nagkaroon ng ilang-ilang dito sa Qatar? May ilang-ilang. Pero mga bahay sa Riyadh, maliliit lang. Mga ganyan. Hindi sila pwede magmamata sa building doon. Si Boss Nilo dito pa rin umiinom sa Samsam water. Kaya lang, delikado talaga uminom dyan kasi yung mga lumot niyan, di ba ang filter niya, hindi naman walang maintenance, no? Ayan guys, yung Al-Sad Mall. Kaya lang hindi siya open dahil parang natenga siya. Hindi pa siya nag-ooperate, wala siyang laman sa loob talaga. As in, ayun, nakalagay for rent pa rin siya. Ayan guys, so sarado ngayon itong Gold Line dito sa Jowang Station. Ewan ko bakit sarado. So, pinapa-transfer kami dun sa ibang station, dun sa Mesherem. Kung saan, andun yung pinaka-main na station. Dun kami sasakay sa Red Line. Kasi Gold Line itong Jowang. So, Lusail yung pupunta namin. So, kailangan pumunta muna kami dun sa Mesherem. So, ayan guys, pinapa-transfer kami dun sa kabilang line. Nandun yung mga bus papunta ng Mesh Rail. Kung saan nandun yung main. Kasi nga sarado tong Gold Line. Sinara nila. So, wala naman bayad daw yung pagsakay sa bus. Kailangan mag-reload lang kami. Yan guys, mag-reload na kami dito sa travel card. So, ito yung pinaka mapa ng istasyon. So, dito kami pupunta pinaka... Ay, nawala. Sa Red Line. One eternity later. Guys, nandito na kami sa Mesherem Station. Pababa kami dito. Dito kami sasakay sa Red Line. Papunta ng Lusail Station. Ito yung pinaka Mesherem station and yung itsura dito yung pinaka parang sentro ng ano mga trains ng Gold, Red Line, tsaka Green Line. So maraming tao dito. Ayan yung design guys. So ang ganda. Yan palabas yun eh. Way out, Mesherem Central. Diretso tayo dun. Pababa. Ito yung way para sa Lusail Station. Napakalaki niya. Guys, ito yung daanan papunta ng Lusail Station. So, bababa kami dito. Eh, marami kami kasabay. Kasabay namin si Gerald. Ayan. At saka si Mark at saka si Ace. So, maganda rin nakarating kami dito para alam na namin next time. So, dahil mga bago lang din to Lusail. Okay. 2,000 years later. Guys, dito tayo ngayon sa Ligtapia Station. Dito na kami bumaba kasi dito raw pinakamalapit yung Presil Towers. Kailangan naman sumakay ulit ng tram dyan sa likod sa Marina Station. Pero tatap lang namin yung card and libre pala yun. Wala lang kami babayaran. Tapos itatap din namin ulit pag lalabas kami. So free lang yun. Yung tram nila yun. Ayan. Diyan kami nasasakay para makarating kami dun sa may Crisil
towers. A few inches later. Nandito na tayo sa Marina Promenade at sa likod ko yan yung Crisil Towers, ayan. Yung Moon Tower. So pupunta namin yan, lalapitan namin. Ang ganda rito, guys, kasi ang dami mga buildings. Ayan, gaya niyan. Ang ganda, ang liwanag. Sa Marina Promenade dito sa likod. Ito yung Crisil Tower or Moon Tower kung tawagin. Tapos yung sa likod yung mga building na yan, dito yan lahat makikita sa may Marina Promenade. So ayan yung fountain sa likod. Napakaganda dito, guys, kung titignan nyo. So nakikita ko medyo hindi pa siya tapos talaga, no? Kasi as in madilim-dilim pa rito sa area na to. Wala pang ganong ilaw. So siguro pag nailawan niya, ang ganda niya, para siyang nasa Hong Kong ka. Ganun. Ayan, o. Marami pang mapapasyalan dito. Dito banda sa may Ligtapia Station, dito sa may metro. Ayan rito yan. Bubungad sa inyo itong pinakamalaking building na to. Na parang hugis buwan. Ayan yun. Dito naman sa baba ng building, makikita nyo yung dagat. Ayan. Kita nyo, oh. Ayan yung dagat. Ang dilim pa, oh. Maganda rin siguro dito kung pupunta kayo ng maliwanag pa. Dahil kitang-kita nyo yung mga view. Ngayon kasi napakadilim nung area. Mga ilaw lang makikita nyo, yung mga kaunting ilaw na ganyan. Ayan, yung mga building na yan, hindi pa siya bukas talaga. Ginagawa pa, eh. Ito talaga yung pinaka nakatawag pansin sa akin. Ito, yung building na to, nahugis buwan. Napakaganda. At ayun, yung dalawa, si Mark at saka si Ace, nagbibidyo din. Dito tayo sa may food market kung saan makikita nyo yung iba-ibang mga kainan dito. Then ganyan yung itsura ng kainan dito, para siyang mga kubol, blocks siya. Ayan ang lamesa dito, dyan yung pintuan. Ito rin yung iba, bawat kalye merong mga restaurant. Ayan, may kainan din dito na hugis sa sakyan. Ayun, oh, si ate, oh, sa kabayan. Ayan, ang dami ritong restaurant mapagpipilian. Nga lang depende, kasi meron ding mga mahal, may mura. So ikaw na lang bahal mamili. So ayun pa rin yung Moon Tower. Ayan. Ayan, meron ding mga bili na shawarma dito. Nandito naman tayo ngayon sa Bande Mall na tinatawag nila. Sobrang laki ng mall na to. Para siyang palasyo style. Ayan, up tayo. Oh, ganda, oh. Bakal siya na hugis bulaklak. Oh. Ayan, Bande Mall. Bande Mall ngayon, kasama ko si Gerald. Marami dito. At local. Ang daming mga lokal ba dito? Marami. Hindi natin pwede videohan yung mga dito. So napakaganda dito sa loob, para siyang palasyo. At ito mga social dito, yung mga
ang dami ng lokal dito na naka-itim. Ang laki ng mall na to. So rito kung iikutin namin to, maubos yung isang oras namin dito dahil sa sobrang laki. Ano ba bigkasin yung pangalan dito? Bandam, Bandem. Bandem yata. Bandem mo. Ah, yun pala. Bandom. Place. Katara yan.